maganda at masamang dulot ng joint family dito sa Japan. So, yun yung itatakip natin ngayon. Pero ang una nating pag-usapan guys ay yung mag-feel ko na magandang... Hi! Hey! Welcome to my channel! Alta! So, ito yung hapon na routine dito guys sa ano namin. Sa bahay. Sa bagong bahay namin. So, maganda yung tayo dito kasi kitang-kita mo yung mga tao. Marami kang makikitang tao. Hindi yung ano na lang, puro tanim. So, ayan yung view ng Kathmandu, guys. Yan yung Kathmandu. Daan siya. Mas maganda pag mamaya gabi na. Ipapakita ko sa inyo pag gabi na mamaya kasi puro ilaw na yan daan. So, ayan yung Kathmandu, guys. And... ito yung Green Hill City. So, ganyan yung routine ng mga tao dito. Ayan, dyan kami bumili ng panipuri. Dyan, sa babae na yan. Kanina. Kahapon pala. So, ayan. Hindi siya umulan ngayon guys. Ini-expect ko na umulan siya pero hindi. Buti naman. So ayan guys ang ilaw ng Kathmandu Valley. So kitang-kita yung mga ayan yung site na yan ay Kathmandu na yan guys. Ang gantang tingnan sa gabi kasi parang mga ano ba yan bituin. Bituin ano kaya yung nandoon sa taas. Ayan. Medyo mataas kasi siya. Yung mga ilaw niya siguro ano na yan mga bilis-bilis na yan. So, ayun guys, yung view. Ang ganda. Ayan. May naglalaro pang mga bata doon. Kalsada. So, ayan. Gabi na. Ang gabi sa gabi. Ilaw na lang yung makikita. Ito yung front namin. Ayan. And then, ito yung likod. So, ayan. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to another vlog. Kumusta kayong lahat dyan? Sana po okay lang kayo. And ligtas anumang uri ng sakit. So, maraming salamat po sa mga nanonood po ng aking videos, sa aking mga bagong subscribers. Thank you so much.
Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And ayan, sana po ay parati kayong manood. So ayan. So ngayon guys, ang topic natin ay naisip ko kung ano nga ba yung ito-topic natin ngayon. So naalala ko yung message sa akin ni kinoment sa akin ni Sisiam na ano nga ba yung maganda at masamang dulot ng joint family dito sa Nepal. So yun yung ito-topic natin ngayon. Pero ang una nating pag-uusapan guys ay yung nafe-feel ko na magandang dulot ng joint family. So dito sa bahay guys ay kami talaga ay joint family. So yung nanay at tatay ng asawa ko, yung kapatid niya, tapos yung asawa niya, yung hipag ko, yung bayaw ko, tapos yung pamangkin ko. So ayan, marami kami dito sa bahay guys. Ano kami? Seven kami nakatira dito sa bahay. Lahat kami is 8 pero 7 lang kami dito kasi yung asawa ko at saka yung bayaw ko ay nasa bilid sila nakatira. So bali 7 lang kami dito sa bahay and joint family kami guys. Yung as in sama-sama kaming magluto. So isa lang yung pagkain namin, hindi kami bukod ng kitchen, isa lang sila. Isa lang talaga yung niluluto namin pagkain. Big family kami and joint family kami. So ayan guys, yung napifeel ko lang ay dito lang sa pamilya namin na ito lang yung napifeel ko na magandang dulot or advantages ng magkakasama kayo sa isang bahay. Unang-una guys ay sa mga bills, yung mga bayarin, wala kang pinoproblema, lalo na at yung asawa ko ay bunso siya and hindi namin problema kung ano yung adjur, kung ano yung babayaran namin. Mama. Adjur, don't disturb mama. Mama is doing vlogging. Say hi. Mama and this. What? Mama and this. Sick, mama. Sick? Oh, sleep na there. So ayun nga guys, hindi problema ang mga bayarin, yung mga bilihin, kung wala kang bigas, walang ulam, ganyan. So sila na ang bahala, sasabihin mo lang, wala na tayong bigas, wala na tayong ulamin. So sila na yung bibili guys kasi sila yung naghahawak ng pera. Yung pera kasi namin guys ay bali isa lang yung ano, walang bukod-bukod na pera ba? Isa lang yung account, isa lang yung naghahawak. So kung sino lang yung nandito sa bahay, ibig sabihin yung father-in-law ko, siya yung nandito. So siya yung nagbabudget, siya yung nagbabayad ng mga kuryente, ng mga kung anong bayarin sa school ng mga bata, basta siya yung naghahawak ng pera namin. So yan yung kagandahan ng ano, magkakasama kayo sa bahay, hindi ka na problema. O wala na kaming kakainin, wala tayong pambayad sa kuryente, wala tayong pambayad pagbili ng gatas, ganyan. So sila na yung bahala. And may disadvantages din naman yan guys. So baka sa next vlog ko, ipapart 2 ko na lang kasi medyo mahaba na siya. So ayan guys, ang pangalawa guys ay sama-sama kayo sa bahay. So masaya. Masaya, maraming mag-aalaga sa mga bata. So hindi lang ikaw yung nag-aalaga sa mga bata. Nandiyan din yung biyanan mong babae, yung biyanan mong lalaki, yung hipag mo, ganyan. So marami kayong nag-aalaga sa bata, hindi lang kayo. And yung next guys is yung mga trabaho ba, hindi lang ikaw yung gagawa. Hindi lang ikaw yung gagawa ng mga trabaho, may katulong nga pa. So ayan, minsan naman tumutulong din sila pero most of the time is ako talaga yung gumagawa kasi yun nga, may trabaho nga yung hipag ko. Tapos yung mother-in-law ko naman ay hindi naman siya nagtatrabaho dito sa bahay. Minsan lang pag sinisipag siya, pag may sumpong. So ayan. So ayan guys, yung tatlong na-feel ko na kagandahan na magkakasama kayo sa bahay. Ibig una is yung budget nga, sila na yung bahala. Pangalawa is yung masaya kayo kasi maraming mag-aalaga sa mga bata. And pangatlo guys ay yung mga gawaing bahay. So may katulong ka sa mga gawaing bahay, hindi lang ikaw yung magtatrabaho. So ayan. And guys, next naman is yung ipa-part 2 na natin. Next naman sa part 2 ay yung disadvantages. So yung mga nabanggit ko na yun, syempre may mga disadvantages din yan na
na may disadvantages din yan. So, abangan nyo yun guys. Marami akong ayaw sa magkakasamang pamilya. So, ayan lang guys yung ating video for today. Thank you so much for watching. At sana ay lagi kayong okay, ligtas, walang anumang sakit, and always happy. So, see you on my next vlog. God bless us all. Say bye-bye. Mag-outro ka na. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Janelle!